And we're back dito pa rin po sa Pinoy MD. And as promised, kasama po natin ngayong umaga ang ating dermatologist ng bayan na si Dr. Jean para bigyang pansin ang mga ipinadala ninyong mga health-related concerns. Magandang umaga, Dr. Jean! Good morning, Connie! And of course, good morning po sa lahat ng nanonood ng Pinoy MD. Eto, doktora, ang mga ipinadalang katanungan ng ating mga kapuso. Question number one, mula kay Ray Anthony Gabeltes. May gamot bang iniinom para sa psoriasis? Ray Ann, no? Thank you sa iyong katanungan. Merong mga gamot na iniinom para sa psoriasis. Pero hindi yan yung first line of treatment. Usually, sinusubukan muna ng mga pamahid, phototherapy, no? Yan muna yung mga first line. And of course, may mga alternative din na mga treatments na maaaring pwedeng gawin, mga lifestyle modification. Ngayon, kapag hindi na talaga siya nag-i-improve doon na tayo ngayon magbibigay ng mga oral medications. And most of these oral medications will control the inflammation, yung pamamaga, pamumula, and yung immune reaction ng katawan doon sa balat, no? So ang nangyayari dyan, may mga binibigay na mga oral medications and they are usually called immunosuppressants, no? Matapang sila kung kaya't binibigay lamang ito with the supervision of a dermatologist. At meron ding mga injectables, no? Ang tawag doon ay mga biologics. Ganon din ang kanyang action. And usually, sa severe psoriasis at psoriatic arthritis, ito binibigay. Next question, mula naman kay Remy Harabe. Nadadaan ba sa mga pamahid ang wrinkles? Alright, Remy, may iba-ibang klase ng wrinkles, no? Yung may tinatawag na fine lines o fine wrinkles, at meron ding deep wrinkles. Meron ding wrinkles na lumalabas lamang kapag sumisimangot or humingiti, no? Yan yung mga tinatawag na dynamic lines, no? Yung pamahid na yan, makakatulong yan dun sa mga fine lines lamang or mga fine wrinkles. Yan yung mga maliliit lamang na mga lines at yung mga hindi masyado mabababaw, no? Pero yung mga malalalim na lines, yung mga deep lines and dynamic lines, ang nakakatulong na dyan ay lasers. And of course, dun sa dynamic lines, nung lumalabas kapag sumisimangot o humingiti, yan na ay nakakatulong na dyan ay yung tinatawag na Botox, no? So it's usually a combination of Botox, lasers, and mga pamahid para tuluyang mawala or mag-improve yung mga wrinkles na yan. And the question of Heidi Aguirre, eh totoo bang nasa lahi ang pagkakaroon ng varicose veins? Heidi, alam mo, meron talagang genetic component ang pagkakaroon ng varicose veins, no? May mga iba talaga na namamana, no? Although, lagi itong natitrigger by something, no? Halimbawa, kapag ikay laging nakatayo sa iyong trabaho or hindi ka physically active, pwede rin kapag ikay nagdagdag ng timbang or nagikang overweight or obese, no? Maaari ring mag-cause yan ng tinatawag na varicose veins. Pwede rin kapag ikay umiinom ng mga oral contraceptive pills or during halimbawa during menopause or during pregnancy at halimbawa kapag ikay rin nagkakaedad, no? So maraming dahilan, hindi lamang genetic. Pero totoo na kapag meron kang genetic predisposition o meron kang family member na meron ito ay mas madalas na pwede or mas mataas ang chance mo na magkaroon ng tinatawag na varicose veins. Ang ipinadala naman ni Lini de la Cruz, ano ang gamot kapag allergic ka sa isang klase ng pagkain? Alright, kapag ikay allergic sa isang klase ng pagkain, no, nagre-release ito ng tinatawag na histamine, no? Yan ang nagko-cause ng pamumula, or minsan yung tinatawag na tagulabay, yung pag-alsa ng yung mga skin or yung halimbawa yung labi or around the eyes or yung tinatawag na angioedema. So ang gamot dyan ay tinatawag na antihistamine, pangontra doon sa histamine. Also, minsan kapag hindi na talaga kaya lang ng antihistamine, nagbibigay rin tayo ng steroid or anti-inflammatory na tableta. And of course, kapag ikay nahihirapan na huminga, kailangan ka na talagang pumunta sa emergency room or minsan binibigyan ka na ng tinatawag na epinephrine kapag ikay nag-a-anaphylaxis na. At ang pinaka-importante dyan ay kailangan mong iwasan yung nagko-cause ng iyong allergy. Ano ba itong mga pagkain na to? So dapat, kailangan kang magpa-test. Yan yung tinatawag na IgE testing, no? So pumunta ka sa isang immunologist or allergologist or dermatologist para malaman mo kung anong specifically itong mga foods na ito. Ayan, salamat, Dr. Jean!